Nangangahulugan ito, hindi kailangan magsumite ng mga dokumento ang mga guro upang mangkin ang special hardship allowance dahil sumang-ayon ang DBM at DepEd na maglabas ng mga bagong pamantayan para sa aming special hardship allowance, sabi ni Education Undersecretary Ann Sibilia. Sinabi ng DepEd na ang special hardship allowance. Magandang araw po sa lahat. Sinabi ng DepEd or Department of Education na ang mga guro at pinuno ng paralan ay makakuha ng mas mataas na special hardship allowance. Sinabi ng Department of Education or DepEd nitong Lunes, Mayo 24, na ang mga guro at pinuno ng paralan ay makakuha ng mas mataas na Special Hardship Allowance or SHA. Sa isang payag na ipinadala sa media, sinabi ng Department of Education or DepEd na ang ahensya nito at ang Department of Budget and Management or DBM ay naglabas ng Joint Circular No. 1 Series of 2021 na amyendahan ng National Budget Circular 514 Series of 2007 na nagbibigay ng mas mataas na SHA or Special Hardship Allowance sa mga karapat-dapat na guro at pinuno ng paralan. Ang DepEd at ang Department of Budget and Management ay may bagong pagpapalabas sapagkat ginagawa namin ngayon ang Hazard Index. Nangangahulugan ito, hindi kailangan magsumite ng mga dokumento ang mga guro upang mangkin ang Special Hardship Allowance dahil sumang-ayon ang DBM at DepEd na maglabas ng mga bagong pamantayan para sa aming Special Hardship Allowance, sabi ni Education Undersecretary Ann Sibilia. Sinabi ng DepEd na ang Special Hardship Allowance ay naaayos na ngayon sa 25% ng buwanang pangunahing sweldo mula sa dating 15% hanggang 25%. Ibinibigay ang SHA or Special Hardship Allowance buwan-buwan sa mga guro at pinuno ng paralan o administrator sa mga pampublikong paralang pang-elementarya at sekundarya na nahantad sa matinding paghihirap at panganib sa pagtupad ng kanilang mga gawain. Sa ilalim ng mga bagong alituntunin, ang mga karapat-dapat na guro at tauhan ay kinakailangan lamang na isumite ang kanilang DTR, pang-araw-araw na tala ng oras bilang sumusuportang dokumento upang magamit ang nasabing allowance. Idinagdag ng ahensya na ang Special Hardship Allowance or SHA ay maaari ding mapakinabangan ng mga guro sa purong mga multi-grade na paralan, mga guro sa mobile at mga di-formal na edukasyon o mga tagapag-usay ng alternative learning systems. Maraming salamat po.